Kumusta? I just like to say thank you so much sa pag-welcome sa amin dyan sa bahay. Nung umuwi kami ni Vanessa last April, kahit na sobrang busy mo sa work and you're doing live shows sa Showtime, talagang you always give time to actually check with us kung nakakain na kami or may food na ba si Vanessa. And kung walang food si Vanessa, talagang pinapatalan mo pa talaga and you're ordering online talaga. Kahit hindi mo naman kailangan isipin yun kasi you're working. Pero it's just like that's how you are as a sister and as a person, right? Because sobrang salamat kasi hindi ka madamot as a person and as a sister. Kaya we really appreciate everything that you did for the family, especially to me. Thank you for giving a new life dito sa Canada, and thank you for letting me prove to you na gusto ko talaga maging piloto. And I'm really, really excited for your new movie. And finally, you're back on the big screen. And I can't wait. Excited na ako. And I really, really miss you guys. And I love you. Bye-bye! Si JP! Grabe naman yung mga paano nyo. Una pa lang, ilan ba to? Lima kasi kami magkakapatid. Lima ba to? Ano gusto mong sabihin sa kapatid mo? Sa baby brother nyo? Sa kapatid ko talaga, sobrang ano, kaya naiiyak siya magpaalam. Every time nagpapaalam yan sa amin, naiiyak talaga siya. Lalo na nung kakauwi niya lang dito after 9 years yun. Nung nagbabay siya, gol-gol din talaga siya. Kasi bunso talaga namin siya. And pag may mga babay, kaya hindi na namin sinasabi salitang babay. O sa susunod na tawag na lang ha, sige ingat kayo. Kasi parang ang layo niya. And then siya mag-isa doon. And bilang bunso, ang laki ng responsibility niya sa self niya. Pero okay naman, hindi niya ako finail. And yun naman ang promise niya sa akin. Sabi niya, hindi kita i-fail. Alam ko malaki yung gastos dito. Pero ayan na nga, ngayon, sarili niya niya. Tsaka nakakabilib talaga bilang miga ako ni aking miga ko. Grabe yan sila loving magkapatid. Grabe ka loving yan sila magkapatid. Siguro kung feeling ko na ang sarap ng ganitong klaseng kapatid na matulungin ba, no? Ano kaya ang feeling na may ganitong klaseng kapatid? Correct, yun nga na kagaya ni Miga na all out talaga siya sa mga kapatid niya. Correct. Siyempre, mabait. Hala! Oh my God! Welcome sa Magandang Buhay, Twinkle and William. Hello. Grabe naman, sis. Long time no see. Good morning. Ayan na nga. So ito, tanongin na natin sila agad. Kaya pala may space. May guest. Huy, hindi ka naman nagsabi kagabi. Ano ka pa, good night, men. Matutulog na ako. Alam mo, gusto ko talaga silang pagkasyahin dito eh. Pero hindi kaya ganun. Pero ito, kamusta si Kimmy bilang isang kapatid? Responsible siya kahit siya yung bunso naming babae. And sobrang maalaga siya sa amin lahat. Lagi hindi niya iniisip sarili niya, iniisip niya buong family na paano kami, ganon. If, yun nga, paano kami, kumain na ba kami and everything. Hindi niya iniisip sarili niya kung kumain na ba siya, basta una muna kami. Paano naman na sa yan. Kapatid na gano'n? Sobra ka sis, gano'n ka pang LA niya. Kailan ka dumating? Kanina lang. Okay, okay. Siyempre iba ang pananaw ng isang babaeng kapatid. Paano naman sa isang lalaking kapatid na may babaeng kapatid? Mabait naman. Masyado siyang matulungin. Naman. Men. Ano, masyado siyang matulungin, lalo na po sa family ko. Ganon, lagi niya po akong sinusuportahan. Kahit medyo tagilid na, andun pa rin siya. Eh, kasi ako naman medyo bully lang. Ganun. Kaya medyo, anong desisyon ko sa buhay ko? Sabi niya, bahala ka. Supportahan ko lang siya lagi. Sige, andyan okay lang. Siya. Kaya nagpapasalamat din ako dahil, ano, sobrang bait niya po sa amin.